Hi guys, welcome back to my channel. And ang aking niluluto ay spicy sinigang na liempo. So, hindi ko na napakita kung ano yung mga ingredients ko, pero i-explain ko sa inyo kung paano ko niluluto ang aking sinigang. First of all, syempre, you need to wash the meat. And then, pinakuluan ko siya sa water. Tapos, hinugasan ko. And then, pinakuluan ko ulit, siguro like mga 10 minutes. And then, hinugasan ko ulit siya. And then next, naglagay ako ng tubig sa pot, nilagay ko yung meat, tapos nilagay ko na rin yung cherry tomatoes, onions, tapos ito, after like 15 minutes, nilagay ko na ang aking jalapeno. As you can see, ayan, magdadagdag pa ako ng dalawang jalapeno later. So, yan, may gabi na siya. Kasi dito, walang nabibiling maliliit na gabi like sa Pilipinas. So, yan, parang ganyang kalaki. Basta malaki yung gabi eh. So, hinati-hati ko siya. Nilagay ko na dyan. And then, yung cherry tomatoes na ginamit ko ay mga 20 to 25 pieces yata yan. So, yun. Wala naman, ano, hindi naman kailangan cherry tomatoes. Nagkataon lang kasi na wala na kaming tomatoes dito sa ref. So, yan na lang yung ginamit ko. Para mas masarap na rin. So, yun. Kasi manamis na miss pa ganyan. Unlike sa regular. But anyway, kahit anong kamatis, pwede nyong gamitin sa sinigang. It's up to you. Tapos, pati yung sili, since konti lang yung sili ko, sinisave ko kasi yung mga siling labuyo ko dahil wala pong nabibili dito sa lugar namin, kundi sa Atlanta pa. Kung meron man sa Jacksonville, tingi-tingi na super mura. Kung malalaking pack, sa Atlanta po siya nabibili sa farmer's market. Which is, bihira lang ako makapunta dahil yung asawa ko ayaw naman mag-drive ng ganong kalayo para lang mamili ng gulay. Pagkasama ko yung mga Filipinas, yun, sila yung talagang matiyagang mag-drive papunta doon. And then marami kami para hindi sayang yung isang puntahan lang. So anyway, ayun, ang dami kong explanations pero para maintindihan nyo na din. But anyway, ganun ang buhay dito sa Amerika. Kaya kung anong meron, gamitin nyo, lutuin nyo. So yun. Gusto ko kasi spicy. Merong nabibili sa Philippines na McCormick na sinigang mix. Iba-ibang flavor siya. Merong may sili, merong may lemon yata yun. Basta iba-iba siya. So anyway, ito ipapakita ko sa inyo kung anong meron ako na gustong-gustong-gusto ko sa sinigang ko. But this time, hindi ko naman siya lalagyan lahat kasi gusto ko pa rin gamitin yung isang sinigang mix na Knorr. So ito yung sinasabi ko na sinigang mix. Ayan. Rosemary and chili. Masarap to, guys. Although, konti lang ang ilalagay ko kasi gusto ko yung ano, nabili ko sa commissary ko yata binili to. Ayan. Gusto ko yung gabi, kaya lang wala. So, but anyway, may gabi na naman ako. Pero ito, ayan. Half nito and half nyan ang ilalagay ko. So, yun. O, diba? Bongga. So, there you go, guys. Nailagay ko na ang ating talong at saka okra. Ayan. Dadagdagan ko siya ng sabaw para madami-dami. Sobrang daming okra kasi favorite ko yan. Diba? Ayan, bongga. Yung liempo dito sa lugar namin, walang balat. Ayan, o. Masarap sana kung may balat. So, after this, ilalagay ko na ang ating sinigang mix and salt. Last ko na yung spinach. Para bongga! Hindi ma-overcook. So, next is ito na. Ilagay na natin siya.
bantag pa ako. This is the healthy way to cook sinigang. Hindi ako nagigisa-gisa. Mantika pa yon. O diba? Pinakuluan mo siya. Lumabas yung mantika ng baboy. Tinapon mo yung tubig. Pinakuluan ulit. Tinapon ng tubig. Kaya healthy siya. Kasi walang mantika. Walang taba. So, ito naman ang next. Lagyan natin ng ayan, pink Himalayan salt. Konti lang. Kasi lalagyan ko pa siya ng konting-konting patis. Ayan. So, ito yung patis na gagamitin natin. Patis. So, ayan. Konti lang. Kasi magkabatis pa ko later. So, ayan na po ang ating sinigang. Last na ipapakita ko sa inyo yung spinach. So, lastly ay ang ating spinach. Ayan. Damihan natin para masustansya. There you go. Opa. Ang dami, diba? Patayin na natin para hindi siya ma-overcook. So, there you go ang ating spicy jalapeno sinigang.